Kung ayaw mong pumatol sa iba ang asawa mo, tanungin mo ng diretso ang limang tanong na to. Una, meron ba akong hindi ibinibigay sa'yo? Maging handa sa mga maririnig mo. Maging bukas ang isip. Pakinggan siyang mabuti. Dahil sasabihin niya rito ang mga bagay na gusto niyang mangyari, ibibigay niya ang idea niya sa isang magandang relasyon. Pati ang mga nakaraan ay mauungkat dito. Lahat ng hindi niya nakuha nung nakaraan, mababanggit dito. Pangalawa, meron ba akong ginagawa na nakakasakit sa'yo? Pati dito, kailangan mong manahimik at pakinggan lang siya. Dahil may lalabas dito na hindi mo sinasadyang gawin na ang dating sa kanya, sinasadya mo. Ikukwento niya kung paano at gaano mo siya nasasaktan. May hurt kang mararamdaman dito. Again, bilin at payo ko, maging open ang pag-iisip kasama ang puso. Pangatlo, meron ka bang wish na ginawa ko sana? Dito papasok ang mga sayang na oras na sana ginamit nyo para gawin sana ang gusto niya o wish niya. Hindi siya nagsalita dahil akala niya ayaw mo. Again, huwag maging defensive dahil ang purpose ng usap na ito ay ang pag-open niya at magandang communication niyo. Pang-apat, pag-usapan ang sex. Kung hindi ikaw ang kausap niya dito, sino? Kung hindi niya sa iyo i-discuss ito, kanino? Remember yung isang title ng video ko na hindi sa kama nagsisimula ang pangangaliwa, kundi sa pag-uusap. Napaka-personal ng topic na ito, pero kailangan yung pag-usapan kung may problema. Panglima, may part ba ng pagsasama nyo na nawawala ang Diyos? Importante ang tanong na ito. Kailangan ng bawat pagsasama ng blessings ng Diyos, guidance ng Diyos. Mabuti na rin siya ang nakaramdam nito. Pag-usapan mabuti at masinsinan ang problemang ito at bigyan ng solusyon. Napaka-importante sa pag-uusap at pag-open na ito na huwag ka munang magsasalita habang nagsasalita siya. Bilin ko, huwag mo munang ipagtanggol ang sarili mo dahil baka hindi siya mag-open eh. Remind ko lang ha, ang pag-uusap na ito ay para mag-open ang isang magandang communication ninyo. Sabi nga sa 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antinor Jr. Certified. Thank you and God bless you.